money in order to survive, and that is why we need to always keep our finances in order. In the last few days here on Kabobay in LA, we've been giving you some news, some tips on how to manage your money. Pero ngayon po, mukhang ang buong mamamayan, ang buong nation of the United States, nahihirapan mag-manage ng kanilang budget, more particularly ang kanilang, ang atin pong debt. And so if we are not able to come to terms with that, kung hindi po mag-agree ang ating mga namumuno sa atin, we might have to go into default, and we are going to be facing a lot of big problems concerning that. We're going to be talking about that right about now, brought to us by MoneyGram International. Mag-remit direct sa bank accounts sa Pilipinas sa mga piling MoneyGram locations tulad ng multi-business centers sa Carson o Manila forwarders sa Eagle Rock. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 1-800-926-9400 or bumisita online www.moneygram.com. Joining us once again, still here. Thank you so much, Ronnie, for sharing your time with us. Let us talk about this. Kung mag-default ang ekonomiya ng Amerika, ano ba ang mangyayari? Ano ba ang mga dapat nating harapin? Oo, no? Umpisa natin dyan at siguro very, very brief background, no? Bakit merong tinatawag na debt ceiling? Kasi ang Amerika, minandate nila na meron silang amount lang na dapat nilang i-provide sa debt service kung magbabayad sila ng kanilang mga utang sa loans, kahit domestic or foreign man yan. Hanggang dito lang dapat nilang bayaran. Eh ngayon, humigit na yon because of wars at iba pang mga kailangan bayaran nila. So gusto nilang mag-erase ang debt ceiling nila up to the point na nga na $14 trillion ang utang ng bansang Amerika. Eh gustong erase ito. Eh ngayon merong contention sa Congress, ano? Ayaw ng mga Republicans, of course, unless there's spending cuts. At ang gusto naman ng mga Democrats ay itaas yung debt ceiling na yan. At of course, magkakaroon din ng spending cut. Alright, at mukhang nakakatakot dahil August 2 is the deadline that was set. And even until now, a few days before August 2nd, eh parang wala pa ring linaw na magkakasundo ang ating mga kongresista, Ronnie. So if the default happens, what is the number one problem that we're gonna have? Oh no, ang sinasabi nila, stocks, ano, will take a dive, a nosedive, ano. Alam naman natin nung nangyari yan, nung nagkaroon ng mga problema sa atin, 9/11, ano. Mawawala ng value ang ating mga stocks, at ang mangyayari is yung mga investments natin, pati mga 401k natin. Mawawalan tayo ng pera, especially yung mga retired na, bigla na lang makita nila yung value nilang iniipon buwan-buwan, eh bigla na lang walang value. Pag nag-retire sila, wala na silang pera, mahuhugot from this investment. Because essentially, ang 401k natin, di ba, napupunta yan sa mga stocks. So that's mutual one... Mutual funds, stocks and bonds. Oh, yes, oh, that's one thing that we need to monitor. Effect number two, Ronnie. Oh, you can buy stuff, ano? Kasi ang mangyayari, ang pera ng ang US dollar ay bababa raw ang value. So instead na makakabili ka ng supposedly refrigerator na $300, eh kung galing to sa Japan or whatever, no, bigla magmamahal yan kasi bababa ang value ng dollar, magiging 600 or whatever, lalong hindi natin ma-afford ato mga gamit na gusto nating bilhin. So hindi tayo basta-basta makakabili. And that is important especially for Philippine economy as well kasi maraming mga OFWs nagre-remit ng dollars sa Pilipinas. So kung wala ng value ang dollars, wala ng saysay yung pagre-remit natin ng pera sa ating mga kababayan Totoo, sa Pilipinas. Yeah. Okay, effect number three. Business and consumer lending stops. Ang sinasabi rito, yung mga businesses at tayo mga tao, no, hindi tayo basa-basa makakairam ng pera sa banko kasi nga mataas ang interest rate at wala na nga value ang dollar. So yung mga business na mangyayari dyan is hindi sila makakautang. Ano mangyayari? Susunod na epekto niyan is magtatanggal ng mga empleyado yan at tayo-tayo ng mga namamasukan ay baka pwedeng mali-off. Kung hindi man, matanggal na talaga sa trabaho or kahit mag-furlo lang, mababawasan ang ating income. Exactly. And effect number four? Oh, ito naman yung mga binabayaran na nila, no? Credit cards, yung mga ating utang sa kotse, sa bahay man, mortgage, ano? Maaaring maapektuhan niya kasi tataas ang interest rates. Yung binabayaran natin mga $300 to $400 sa kotse natin na nabili na. I think, I'm sorry, that slide unemployment goes up. You already mentioned that. And then the next slide after that is, you were talking about interest rates? Oo, no? Okay. Janelo, tataas ang interest rate, yung binabayaran natin sa mga credit card natin, yung interest rate niyan biglang tataas. Kung nagbabayad tayo ng $200, biglang na maging $250. Pati yung mga sasakyan na binibili natin, biglang tataas yan from $300 to $400 o baka mas mataas pa. So mahirapan tayo kasi income naman natin hindi tumataas. Alright, and Ronnie, let me just make mention that these are things that will happen at hindi ito tayo nananakot lang sa ating mga kababayan, correct? Oo, ito ang sinasabi ng gobyerno, no? Of course, ang sinasabi ng mga
conservatives, hindi naman daw talaga mangyayari yan. Up to what point, hindi natin alam. Pero economists say these things can happen. At okay. Ang susunod nating epekto, Janelle, ay... What's the next? Oo, yung mga dapat natin binabayaran, especially yung mga military servicemen, hindi mapapasweldo yung mga yan kasi government coffers ang perang panggagalingan yan. Ano? Lahat ng mga federal employees baka hindi mabayaran postal, military, or whatever na pinoprovide ng mga gobyerno sa atin, federal government, hindi mababayaran yung mga yan. Of course, there are more effects, Ronnie. Kung gusto naming makabasa, kung saan, where can we read and understand all this? Of course, ano, sa aming pahayagan po, ano, Midweek at Weekend Balita, ano, meron din kami Las Vegas at San Francisco Edition. Of course, ang aming website po, balita.com. Anytime po yan, andyan po yan, ina-update po namin araw-araw. At nagpapasalamat po kami sa MoneyGram International for sponsoring this segment for us. Importante po na maintindihan natin ang ating mga finances, especially U.S. economy. Ano po ba ang epekto? Of course, there will be an effect sa atin kahit pong mga simpleng mamamayan lang tayo. And we have to be vigilant. We have to be informed so that we can make the necessary adjustments. For now, Ronnie, thank you so much for sharing those things with us. Maraming salamat po sa inyo. That was Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Ito naman po ang financial segment na hatid sa atin ng MoneyGram International. We'll be back for more. Don't go away. Sa bank accounts sa Pilipinas sa mga piling MoneyGram locations tulad ng multi-business center sa Carson o Manila forwarders sa Eagle Rock. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 1-800-926-9400 o bumisita online www.moneygram.com.